Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Magiging magulo talaga ang isipan mo kung alam mong nakasakit ka ng damdamin ng isang tao. Minsan kasi, dapat pinag-iisipan natin ang mga ginagawa natin. At kung alam mong walang dulot na maganda ang bagay na gagawin mo, huwag mo nang ituloy. Baka makasakit ka lang. Baka makasira ka lang nang sana isang magandang samahan. Hanggang ngayon, andito pa din ako sa labas. Andito sa tapat ng bahay ni Cholo. Pakiramdam ko kasi gising pa siya. Alam ko nalalabas yun kasi ayaw kong umuwi na di siya nakakausap at di nakakahingi ng tawad sa kanya. Sabalit eto, sa paglipas ng mga sandali, nagsisimula ng pumatak ang bawat butil ng ulan. Nakatingin lang ako dun sa bintana ng bahay nila Cholo. Alam ko nagising pa siya. Sana naman maramdaman niya ako kasi naulan na. Mababasa talaga ako kapag di siya nagpakita. Bigla ako natakot. Nagliwanag kasi bigla ang buong paligid kasabay ng napakalakas na kidlat. Napapikit na lang talaga ako dahil sa takot. Akala ko itatamaan ako ng kidlat. Tapos ito. Bumuhos ng napakalakas na ulan. Napaupo na lang talaga ako dito sa gilid ng daan. Kung saan lagi kong nakikita si Cholo na nakatambay, tapos ito. Wala na yata talagang pag-asa na lumabas si Cholo. Umuulan na eh. Hindi na magpapakita yun. Kaya ito, ipinikit ko na lang yung mga mata ko. Sumandal ako sa bakod tapos hinayaan ko lang na pumatak ang bawat butil ng ulan hanggang sa mabasa ako. Ang lungkot. Na parang may iyak ka na lang. Ewan ko ba? Nalungkot talaga ako sa mga nangyari. Ang hirap pala nung ganito yung may kaaway ka. Baka galit na galit yung si Cholo sa akin. Baka sadyang di kami magkakasundo. Kaya eto, habang nakapikit ang mga mata ko, nagtataka ako kung bakit nang wala bigla yung patak ng ulan. Tapos ito, pagmulat ko. Aba, si Cholo. May dalang payong. Anong ginagawa mo dito? Umuulan na, bakit di ka pa nauwi? Wika ni Cholo. Sorry, Cholo. Wika ko. Ito lang naman yung gusto kong sabihin sa kanya. Kaso, nakatingin lang si Cholo sa akin. Nakatitig lang siya. Hindi ko tuloy alam kung galit ba siya o napatawad din niya ako. Ang seryoso ng mukha niya eh. Gusto mong magkape? Wika ni Cholo. Tapos ito, ngumiti siya. At binuksan na niya yung gate. At eto, pumasok na ako at diretso na kami sa loob ng bahay nila. Pagkapasok namin, diretso kami sa kwarto. Binuhay ni Cholo yung ilaw. Sobrang liwanag tuloy. Tapos eto, pinahiram niya ako ng towel. Magpatayo at magbihis daw muna ako. Pinahiram pa nga niya ako ng isusuot ko kaso, bakit boxer short lang na napakanipis? Pero okay na to kaysa magreklamo ako. Medyo nailang ako kay Cholo. Kasi naman habang nagtatanggal ako ng mga suot kong nabasaan ng ulan, eh nakatingin siya sa akin. Kaya tumalikod na lang ako para di ako mailang. At eto, nung maisuot ko na yung boxer short na napakanipis, grabe, nahiya ako. Kita na yung kaluluwa ko.
Pero okay na to, kaysa naman wala akong suot. Mas nakakahiya yun. Cholo, salamat ha. Wika ako. Ha? Okay lang. Tara, magkape na tayo. Wika ni Cholo. Tapos ito, lumabas na kami sa kwarto niya at naupo na kami sa may lamesa sa kusina. Si Cholo na yung nagtimpla ng kape ko. Pinapanood ko lang siya. Gusto ko nga siyang kausapin kaso hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya ito, tahimik lang ako. At ito, nung makapagtimpla na siya ng kape, ibinigay na niya kaagad sa akin tapos tinikman ko agad. Masarap naman, kakaiba yung lasa kaso habang nagkakape kami, pareho kaming tahimik at di nagsasalita. Bakit ba ganito? Parang nahihiya na naiilang ako kay Cholo. Kinakabahan pa ako. Bakit kaya? At ang maririnig mo lang talaga ay ang pagbuhos ng ulan. Hanggang sa eto, natapos na kami magkape. Wala man lang kami napag-usapan. Hindi ko talaga alam yung sasabihin ko. Parang nahihiya ako na ewan. Haji, tahimik ka pala no, sa totoong buhay. Wika ni Cholo, napangiti na lang ako. Ngayon lang, nahihiya kasi ako sa iyo eh. Wika ako naman. Ano ka ba? Bakit ka mahiya at saka napatawad na kita? Kung gusto mo, dito ka na lang matulog. Bukas ka na umuwi kasi ang lakas ng ulan no. Wika ni Cholo. Nakakahiya naman pre. Pero sige, dito na lang ako matutulog. Kahit dyan na lang ako sa upuan sa sala nyo. Wika ako. Doon ka na lang sa kwarto. Malaki naman yung papag ko. Wika ni Cholo. Sige. Wika ako. Kaya ito, matapos makapagkape, diretso kami sa kwarto at nahiga na kami sa papag. Habang nakahiga ako, bakit kaya ako kinakabahan? Napakalakas ng pagtibok ng puso ko. Ewan ko ba kung bakit? Haji, anong gusto mo? Maliwanag o madilim? Wika ni Cholo. Madilim, Cholo. Baka kasi mahubuan ako. Ang luwag kasi ng boxer shirt na pinahiram mo. Wika ako. Napansin ko kasi kanina habang naglalakad ako eh, bumababa talaga yung short na suot ko. Ang luwag ng garter eh. Kaya dapat patay ang ilaw. Malikot kasi ako matulog. Baka mahubaran ako nang wala sa oras. Kaya eto, pinatay na ni Cholo yung ilaw tapos bumalik na siya sa papag na hinihigaan namin. Sa paglipas ng mga sandali, lalo akong kinakabahan. Ewan ko ba kung bakit, tapos di ako makatulog. Si Cholo naman, tulog na ata. Tahimik na siya eh. Nakikita ko kasi na nakapikit na siya. May liwanag kasi na pumapasok sa silid niya galing sa poste ng ilaw sa labas. Pinagmamasdan ko lang si Cholo habang natutulog. Wala lang. Gusto ko lang siyang pagmasdan. Kaso biglang gumalaw si Cholo patungo sa akin tapos niyakap ako bigla. Parang sasabog yung puso ko ngayon kasi naman eto. Yakap na yakap si Cholo. Pero mukhang tulog naman siya kaya hinayaan ko na lang. Ang tahimik niya eh. Tapos yung kamay ko naipit sa may pagitan ng hita ni Cholo. Nararamdaman ko tuloy yung matigas na bagay dun. Kaso di ako makagalaw. Kaya hinayaan ko na lang yung kamay ko dun. At kung kanina eh, kabang-kaba ako. Ngayon naman parang nawawala na yung kaba ko. Ewan ko ba, parang mas komportable na ako sa ganito. Yung nakayakap si Cholo.
Kaya naman, ipinikit ko na lang yung mga mata ko at eto, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ewan ko ba kung bakit ang saya ko ngayong gabi. Siguro dahil nagkabati na kami ni Cholo. Kaso, yung panaginip ko, bakit ganito? Basta meron akong kakaibang panaginip na di ko maunawaan. Kasi si Cholo, napanaginipan ko na naman siya. Pero bakit ganito? Bakit niya kinakain ng ipinagbabawal na lollipop? Isang kakaibang panaginip, kaya ito, ang sarap ng tulog ko. Ako pa naman yung taong tulog mantika talaga.